Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpakindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyang kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling sa kapinayaon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y mga anak, o bakang mahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang unang Biyernes sa buwan ng Nobyembre at kapag Biyernes, inaalay po natin ito sa ating pagbibigay-pugay at pagpapasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, bilang isang tao, marahil lahat tayo nakakaranas ng pagod. Magtrabaho ka ng 8 hanggang 12 oras sa isang araw, pag uwi mo, pagod ka. Kapag ikaw ay naghahanap buhay, tila nakakapagod. Kapag ikaw ay nasa tahanan at ginagampanan mo
ang iyong tungkuling bilang mga magulang, may mga pagkakataon na ikaw ay mapapagod. Di ba nakakapagod ang maglaba? Nakakapagod ang mamalansa? Nakakapagod pagalitan ng pasaway mong anak? Nakakapagod sawayin ang lasinggero mong asawa? Nakakapagod. Pero sa kabila ng pagod na nararanasan natin, tayo din ay tinatawagang magpahinga. Alam niyo po, sa loob ng ilang araw nitong linggo na ito, marami sa atin ang nakapagbakasyon. Marami sa atin na nakauwi ng probinsya. At kapag minsan ang pinag-uusapan ay bakasyon, ano ho ba yung unang bagay na pumapasok sa ating isipan? Nakakapagpahinga kasi ako. Di ba? Pero aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na yung akala nating pahinga, hindi pala tunay na kapahingahan. Maraming magsasabi, "Father, kapag pagod ako, umiinom ako. Naglalasing ako." Pero pagkatapos mo maglasing, nakapagpahinga ka ba? Di ba pagod ka? Minsan nga may hangover ka pa. "Father, nag-out of town kami." Pero pag uwi mo, na-traffic ka. Nakapagpahinga ka ba? Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito, mga kapatid? Dahil sa ating ebanghelyo, gumawa si Jesus ng isang milagro sa araw ng kapahingahan. At para sa mga Hudyo, sagrado ang araw ng pamamahinga. Pero ano ho ba dapat ang araw ng pamamahinga? Ang araw ng pamamahinga ay araw para sa Diyos. Dahil ang tunay na kapahingahan hindi matatagpuan sa kung ano ang binibigay ng mundo. Dahil ang binibigay na kapahingahan ng mundo, panandalian lang. Ngunit ang kapahingahan na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ng mahal na pong Jesus Nazareno, ay kapahingahan na walang hanggan. Kaya kapag pagod tayo, saan magandang pumunta? Hindi kung saan-saan, kundi lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. At paglapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, bibigyan ka niya ng tunay na kapahingahan. Kaya nga, kung pagod na pagod ka na, damihin mo ang presensya ng Diyos. Damihin mo ang presensya ni Jesus sa iyong puso at makakatagpo ka ng kapahingahan. Sa ating ebanghelyo, may pinagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga at siya ay tinuligsa ng mga Hudyo. Kaya nga ang tanong ng Panginoon, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Dahil alam niya na ang lahat ng mga tao sa kanyang paligid ng mga oras na yon nakatutok sa kanya. At kapag siya ay nagpagaling, pwede siyang tuligsain, pwede siyang hulihin, pwedeng merong ikaso sa kanya. Pero nagpatinag ba si Jesus? Hindi. Dahil para kay Jesus, sumasa kanya ang Diyos, at kapag sumasa kanya ang Diyos, kailanman walang kapahingahan ang paggawa ng mabuti. Kung sumasa puso natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, nagbibigay yan ng kapahingahan. Pero ang pag-ibig, ang pagbibigay,
ang pagbabahagi, ang paggawa ng mabuti, kailanman hindi dapat humihinto, hindi dapat nagpapahinga. Dahil ang paggawa ng mabuti at tama, kagaya ng pag-ibig, walang pinipiling oras. Bagkus sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sumaatin, sumasa atin ang Diyos. At kung sumasa atin ang Diyos, walang pinipiling oras ang magmahal at gumawa ng mabuti at tama. Mga kapatid, sa araw ng pamamahinga, may isang bagay na hindi dapat ipahinga. At ano po yun? Ang pusong kagaya ni Jesus. At ang pusong kagaya ni Jesus ay pusong nagmamahal, pusong gumagawa ng mabuti, pusong nagbabahagi, at pusong tunay na umiibig. Kaya, kung tayo ay napapagod, damihin natin ang presensya ni Jesus. At kung nadadama natin ang presensya ni Jesus, hindi tayong mapapagod, magpakabuti at magmahal. Kaya sa pagpapatuloy po ng banal na misa natin para sa araw na ito, inaanyayahan ko po kayong lahat na magpahinga. Magpahinga na kasama si Jesus. At sa pagpapahinga na ito, paanyaya sa atin na patuloy tayong magpakabuti, magbahagi, at magmahal kagaya ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at hinahandog sa misa, bilang alaala ng mga hirap na nananakop ay magdulot sa ating na wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinagpawisan siya ng dugo, ay naghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay nagpapaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isip, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, Ina ng Hapis, na maging tunay sa larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit sa atin ang kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal, at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito.
Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Meron tayong Diyos Ama na mabuti. Kaya lumapit tayo sa Diyos natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Yeah.
Hinihiling po namin kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Diyos na mabuti. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Nazareno. Kalugtan po ninyo ito, kahilingan po. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5, Lunes hanggang Webes at Sabado. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan.
kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anong mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.